ng pagtaas ng tensyon sa pagitan po ng United States and Russia dahil po sa pagtulong ng mga military assistance dito sa Ukraine. Ang US State Department ng Tuesday ay nag-accuse dito sa Moscow na ang Russian ito, mga kapatid, ay hindi tumupad sa nuclear inspections at hindi sila nagkaroon ng maayos na compliance. Kinancel nila yung kanilang mga talks at failing to allow nuclear treaty remaining between the two countries dahil sila po yung mga malalakas na bansa. At hindi sila tumupad doon, umiwas sila sa interview at sinasabi na itong Russia ay lumagpas sa mga itinatakda na limitasyon sa mga digmaan o sa mga nuclear weapon. Kung ano man ang pinaghahandaan nila, walang nakakaalam. Pero, syempre, meron sila mga silent war sa ngayon dahil sa mga nagaganap na gera sa ganung sa kanilang lugar na nagkakampi-kampihan sila. At kung ano man ang kahihinatnan ng mundong ito, alam natin na sisiklab muli ang matinding gulo na yan. Hindi man natin alam kung kailan. Pero nakita naman natin yung trend o yung buong mundo. Ang takbo, mga kapatid, ay puro paghahanda at pagpapalakas. Tanging ang Pilipinas lamang, mga kapatid, alam natin ang pahina ng pahina. Pero nakakahabag man, ang mahalaga sa matinding laban na ito, ang buhay Kristiyano natin ay maipanalo natin sa pinaka mas matinding laban. At yun yung buhay o laban sa ating espiritual. Ano man ang mangyari sa mundong ito, sa digmaan ng malalakas na bansa, mananatili pa rin ang pinakamahalagang digmaan ay ang espiritual. Na sila may magtagumpay man sa mundong ito, kung di nila makilala ang Panginoon, walang hanggan silang talo o talunan. Pero tayo, matalo man tayo sa digmaan ng physical o anumang mga sophisticated na weapon na yan, pero maipanalo natin ang laban sa espiritual, alam natin walang hanggan ang ating pagluluwalhati sa presensya ng Diyos. Kaya kung meron mang pinakamahalagang digmaan, ito ay yung digmaan ng espiritual na tayong lahat bilang mga mananampalataya. Dapat aware tayo rito at kung paano tayo magtagumpay. Again, nakita natin ang matinding kalaban, hindi sa pipitsuging laban o kalaban. Ang kalaban natin, mga kapatid, bukod sa invisible na, powerful pa. At mapandaya pa siya. Siguradong tayo ay walang panama. Now, tignan natin yung talatang dalawa na bibigyan natin ng focus. Verses 13 and 14. Ganito ang pagkasabi. Kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos upang kayo'y makatagal sa araw na masama. At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ang baluti ng katuwiran. 13-14 lamang ang ating focus. Isa ito sa napakahalagang talata sa Scripture na hindi natin masyadong pinapansin. Ang karaniwan nating pinapansin sa na mga talata sa Biblia ay yung makakapag palubag ng kalooban natin na yung pangako ng Diyos ay palalakasin tayo. Pero nakaligtaan natin, higit sa anumang comfort na hinahanap natin, tayo ay nasa digmaan na kailangan nating manindigan ng may katatagan laban po sa ating kaaway. At ang kaaway natin, nakita natin, ay hindi po siya tao. Sinabi dyan sa verse 12. Now, dito, sa verses 13 to 14 na ating pag-uusapan ngayon at bibigyan ng focus, very clear dito, mga kapatid, yung direction at saka instruction kung paano ang mananampalataya ay mabuhay na nakikipagdigmaan. Hindi dapat tayo complacent lang, hindi pwedeng relax-relax lang ang buhay Kristiyano. Kailangan talaga natin may paninindigan, meron tayong kasikasigan, naroon yung katapangan, pero lahat yun kapos kapag ka hindi natin nakita yung pinakamahalaga. At ito ang ating pag-uusapan sa 13-14 na ito down
to the next verses, makikita natin ito. No po? Pero ito yung pinaka-topic natin mula dyan patungo sa mga susunod na mga talata, the armor of God. Ang sandata na mula sa Diyos, the armor of God. Itong sandata na ito ay kaloob ng Diyos. Now, the complete armor of God is the key for every believer to defeat the enemy consistently. The armor of God. Tanging ito lamang ang pinakasusi para sa lahat ng mga tunay na mananampalataya ay magpatuloy na talunin ang kaaway. Hindi lang ito minsanan. Ang digmaan ay nagpapatuloy at hindi ito matatapos hanggang narito tayo sa mundong ito. Hanggang sa huling hininga natin may digmaan. Pero ang kailangan natin, hindi minsan lang magtagumpay. Kailangan natin tuloy-tuloy na managumpay. At kung papaano yon, ito yung susi, the armor of God. Dalawang bagay ang makikita natin dito. Na po, gaya ng ating nadinig para sa summary na message natin, the complete armor of God is the key for every believer to defeat the enemy consistently. Dalawang bagay lang ang makikita natin dito from verse 13, verse the armor to stand. Ang tanging paraan para ang isang mananampalataya ay magkaroon ng matatag na paninindigan o makatayo laban sa kaaway, kailangan natin yung tinatawag na whole armor of God, yung kabuuang sandata na ito. Kung isa man dito ay mawala, kapos tayo at malalantad yung anumang bahagi ng buhay natin, magiging daan para tayo atakihin ng kaaway. Napakahalaga, binigyan ng diin dito yung complete armor of God. Whole armor, makikita natin yan. Ang purpose, para tayo ay makatayo sa laban. Dahil ang nais ng Diablo, pabagsakin tayo. Verse 14, para sa pangalawang pointers, the armor of truth and righteousness. Ano yung armor na agad na pinakita rito? Truth and righteousness. Verse 14. Yan yung ating bibigyan ng pansin. Napakahalaga ng preaching of the word. Kasi hindi tayo dito nakikita natin parang nagkukwento lang. Ito ay yung instruction ng salita ng Diyos. Hinihimay ito para sa ating buhay ay makita natin kung ano yung landas natin dapat tahakin. At hindi tayo parang baliwala lang na tumatakbo sa buhay Kristiyano. Dapat batid natin yung mga instruction. Parang coaching. Kayo ay yung mga tauhan. Ikino-coach kayo kung paano ang gagawin ninyo dahil papasok tayo sa mas matinding battle. Ganun po yun ang buhay Kristiyano natin. Sa lahat na mga papasukin natin, trabaho man ito o anumang field ito, kailangan may training. Kailangan merong orientation. Hindi ka po pwedeng sumabak sa anumang field na wala kang kaalam-alam. Sa buhay Kristiyano, hindi pa upo-upo ka lang dyan. Tagumpay ka na. Bagamat si Jesus ay nagtagumpay, hindi nangangahulugan na tayo ay nanalig, tagumpay na tayo. Kaya nagpapatuloy ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa kanila noon, maging sa atin ngayon. And so here, mga kapatid, verse 13, the armor of God. Ang pagkasabi po dyan, kung English ang babasahin natin, therefore take up the whole armor of God that you may be able to withstand in the evil day and having done all to stand. Now, ilang bagay ang makikita natin from verse 13. Under ng the armor of God, makikita natin first yung the whole armor. Explain natin yung whole armor nito, yung napakahalaga. And then, makikita natin yung purpose nito. No? Yung purpose nito upang makalaban tayo dun sa panahon yung evil day. And then, tung armor na ito para tayo ay makapanindigan. And then, may application. Dalawang pointers lamang under po ng unang major point. Now, the armor to stand, verse 13. Ang pagkasabi dito, wherefore take unto you the whole armor of God. Alam na natin, pag binanggit ni Apostol Pablo yung salitang wherefore, on this account, mga kapatid, dahil yung price na gustong sabihin dito, kung saan tayo ay nakikipagdigma, ay hindi po pansamantala. Kung ano ang nakataya rito, mga kapatid, buhay na walang hanggan. Tayo, magpapagod,
mag-spend ng time, maglalaan ng lakas para sa ikabubuhay ng ating pamilya. Kayo, tayo, o sino man sa inyo, mag-invest ng panahon para sa marahil sa pag-aaral, para sa anumang mga bagay sa hinaharap. Pero tayo ngayon, higit sa lahat ng mga bagay na iyon, kung meron man tayong dapat i-invest na panahon, mag-invest tayo, ito yung salita ng Diyos sa ating isip at puso. Ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Why, mga kapatid, on this account, napakahalaga? Dahil we contend of such great value, and the enemies that oppose us are so subtle, powerful, and malicious, and will assuredly exert themselves to the utmost to effect our destruction. Talagang tayo ay pababagsakin. Hindi po simpleng laban ito. Gaya po halimbawa ng isang atleta, mga athlete, kailangan ho nilang talagang rigid ang kanilang training. Intense ang kanilang mga exercise na gagawin. Gayong-gayon din yung buhay ng Kristiyano. Kailangan nating seriously yung ating buhay Kristiyano ay ilagay talaga natin with all our heart and mind, attention, affection sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa pagkatuto sa kanyang mga salita. Napakahalaga nito, kaya sinabi rito, wherefore, kasi yun po yung pinakatanging susi, papasok tayo o si Apostle Paul sa mga ibibigay niyang instruction. Kaya binigay niya na yan. Nakita natin yung matinding laban at yung kalaban sa verse 12. Sabi ganon, sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, hindi tao. And then, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, sa mga kapangyarihang di nakikita na nagahari sa sanlibutan. Sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual na kasamaan sa kalangitan. May panama tayo doon? Wala. Ang taas na mga kapangyarihan na binanggit, pinuno. Na po, ano pa ang sabi diyan? Hindi siya laman at dugo. Sabi pa rito, laban sa mga may kapangyarihan, paulit-ulit yung kapangyarihan, at ito pa, hindi nakikita. Kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual, kasamaan, sa kalangitan, na po, sa air. So, matindi ang laban. Kaya sabi niya, kaya't kunin ninyo. Wherefore? Yun po yung matindi doon. Matindi ang laban. Sana pumasok na sa inyong realization ang buhay Kristiyano, buhay digmaan. Kung hindi ka naman namumuhay bilang isang Kristiyano, nasa ilalim ka na ng kasamaan. Control ka na niya. Walang laban. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, nandun ka na sa digmaang matindi. Pero ito po yung maganda. May provision agad ang Panginoon. Ano ang provision ng Panginoon? Dito sa verse 13, sa ilalim niyan, agad makikita natin the whole armor of God. Take the whole armor of God. Yan po yung makikita natin dito. Yan yung provision dito. Take the whole armor of God. Referring ito, mga kapatid, sa complete suit of armor. Ito po, mga kapatid, ay nasa isip ni Apostol Pablo kung saan nakita niya yung mga soldier ng Roman o Roman soldier na complete yung kanilang armor. Being chained to one of for some 3 years, si Apostle Paul, nakita niya yung itsura ng mga Roman soldier kung paano nasa kumpleto po silang mga vest at yung pambattle talaga. Na po, bagamat mga kapatid, ng mga laban na yon, sabihin natin ay sibat, espada, pero naka-complete suit sila. Ganun-ganun ipinapakita ni Apostle Pablo sa panahon nila. At same thing, maging sa atin, hindi nagbabago ang prinsipyo ng digmaan noon at ngayon. Pareho pa din. But the literal meaning, mga kapatid, yung soldier dito for offense and defense, na yung complete suit na ito of armor ay napakahalaga para sa isang mananampalataya. Again, mga kapatid, yung purpose is for offense and defense. Yan yung complete armor of God. Kung saan, yung tanging depensa natin, ito lamang. At ang tanging pang-atake natin, nandito rin. Ngayon, kung wala kang pang-depensa, open na open ka. Wala ka rin pang-atake. Ano ngayon ang katayuan mo sa harapan ng Diyos kung wala kang pang-defense and offense mula dun sa armor of God? Wala ka na.
isa kang vulnerable. No? Hayag ka na, lantad na lantad ka. Kahit saan ka tirahin, tapos ka na. Yan yung makikita natin sa buhay Kristiyano. So yung complete armor na ito, mga kapatid, we need the divine equipment in its completeness. Nang wala pong anumang kulang sa anumang bahagi ng ating buong pagkatao. Dahil kung bakit idinidiin to ni Apostol Pablo, yung full armor na ito ay kailangan upang patuloy nating talunin ng kaaway. Kung hindi, tayo tatalunin eh. Dalawang bagay lang. Either matalo tayo o talunin natin siya. Walang tabla sa buhay ng Kristiyano. May natatalo, may nananalo. Pwede ba bang matalo, pastor, ang buhay Kristiyano? Pwede. Sila yung bumabagsak sa laban. Bumabalik sila, pero hirap na hirap. Pero hindi ibig sabihin na yung Kristiyano pag natalunan, wala nang pag-asa. Bumabagsak sila sa laban, pero nakakabalik sila, mahihirapan sila. Pero hindi po yung total defeat. Kasi kung Kristiyano ka, walang total defeat. Pero gusto mo ba, maya't maya, talunan ka? Gusto mo ba yun? Alam natin, ang isang matinong pag-iisip bilang mananampalataya, ayaw natin kahit single defeat mangyari sa ating buhay. Ayaw natin yon. Hanggat mas maaari. So Paul emphasizes the fact that the full armor is necessary if we are to defeat Satan consistently. The area in our life that we live unguarded is sure to be the very place that Satan attacks. Kung saan man yung isip, yung ating puso, o saan mang bahagi ng ating buhay, hindi natin mabantayan, doon aatake ang kaaway. Yung ating emosyon, yung ating observation, yung ating mga ideas, kung yung ating mga knowledge, hindi po sila mabantayan ng salita ng Diyos, atakihin tayo ron. Hindi tayo po pwedeng mag-relax buhay sa buhay Kristiyano. So the origin that God provides the same armor, na po, provides this armor, napakahalaga po nito. Itong complete armor na ito ay hindi po galing kay Apostle Paul, hindi galing sa kanino man, ito po ay galing sa Panginoon. O nagsisimula pa lang ako, may bumabagsak ng mga mata. Habi nga, nahatak na ng ano. Bumabagsak na mga mata. Sabi ko, napaka-unholy talaga ng oras na ito. Diba? Kaya kailangan ko lang i-call yung attention, pero hindi nyo yun alam, ha? Huwag na kayo magtanong. Minsan may nagtatanong, ako ba yun, pastor? Oo, alam mo na, tinanong mo pa. Huwag na magtanong. Kaya kailangan ko lang i-call yung attention kasi hinahatak na yung mata, eh. Okay, mataas na yung kilay niya, pero sarado pa din ang talukap. Okay. So, next, mga kapatid, the purpose is that you may be able to withstand the evil day. That's the clear purpose, that you may be able to withstand, upang kayo ay makapanindigan laban sa kasamaan ng panahon na iyon. Ayan po, tignan natin verse 13, na po yung purpose very clear, upang kayo ay makatagal, withstand sa araw ng masama, no? At kung magawa na ninyo ang lahat, ay tumayong matatag. Kailangan sa pagtayo, una, mga kapatid, upang kayo makapanindigan, sabi rito, isuot yung baluti. Dahan-dahan, siguro na iniisip nyo na, paano kaya isuot yun? Dahan-dahan lang tayo. Very clear ang purpose. Una, makikita natin dito, for us to fight the devil and evil days, kailangan muna, mga kapatid, take the whole armor of God. Ibig sabihin, walang sino mang makakatayo upang labanan ang diablong ito, ang prinsipe ng kasamaan, kung wala tayong armor of God. Kung wala tayo, no? Mabigat ang laban. Hindi tayo match unmatch ang ating laban, no po, kung wala tayong armor of God. Tapos tayo talaga. Yan po yung makikita natin. To be able to stand firmly, na po, kailangan po natin ang full support.
mula dito sa divine provision ng Panginoon upang tayo positionally makatayo sa harapan ng digmaang ito. Yung posture ng digmaan, mga kapatid, ay nakatayo. Hindi ho siya po pwedeng tumalikod, nakaupo, nakahiga. Kailangan po ay naninindigan. Nandyan pa ba kayo? Okay, tingnan ang inyong mga mata. May nakikita uli ako. Kailangan gisingin uli sila. Okay, wag kayo mag-alala dahil papaalalahanan ko kayo. Sa sandaling kayo nahihimlay. Ah, hindi, naiidlip lang muna. Naiidlip, papaalalahanan. Iba himlay yata yun eh. Iba na himlay eh. Himlayang Pilipino na yun eh. Kung sakali kayo naiidlip, papaalalahanan kayo. Makakaasa kayo. A friendly reminder, mga kapatid. Walang inis, galit at poot na kasama. Ha? Paalala lang, medyo may napapapikit, papaalalahanan lang. Ganun talaga. Okay, so eto na po yung tinatawag na evil day. Yung evil day dito, the day of temptation, eto po yung violently assaulted against the schemes of the devil. Itong day na ito, wala itong pinipiling panahon na hindi, kumbaga hindi natin to alam eh. Minsan, doon sa panahon na hindi tayo ready, relax tayo, doon bumabanat yung kaaway. Kung saan ikaw ay parang off guard, binaba mo muna sandali yung iyong armor, doon na tumitira yung kaaway. Yung ganun eh. Kaya dito mga kapatid, kapag ka medyo nagkampante tayo, very complacent tayo, mawagaya ng tutulog-tulog. Hindi, wala pa ako nakikita ngayon. Sa buhay Kristiyano, figuratively ginagamit kong tutulog-tulog, no, hindi literal. Doon, nakakabanat ang kaaway. Halimbawa, parang hindi siya masigasig sa buhay Kristiyano niya. Doon nakakabanat to. Yan yung evil day. At ang scheme ng devil, sasabihin natin, hindi, alam ko na yan. Parehas lang din naman ng mga preaching yan eh. Ayan. So, kung ano man ang pumapasok sa isip natin para harangin yung salita ng Diyos upang tayo ay tumatag, tumibay, mabago, schemes ng devil yun. Na po. So, ito po yung day of temptation, even trials. Tandaan nyo sa Biblia, kahit po yung day of prosperity, ginagamit yun ng kaaway para tayo ay, kung minsan, itest sa harapan ng Diyos na, magpo-prosper ka ngayon. So, pwede kang mag-relax sa buhay Kristiyano. Yun din yung mga delegado. At ayon po sa mga theologian, ang pinakamabigat na test sa buhay ng Kristiyano ay yung panahon ng prosperity. Hindi po yung panahon ng poverty. Pero sa panahon ng prosperity, doon mas maraming nagre-relax. Sa panahon ng tila, wala kang trials, wala kang adversity, wala kang difficulty sa buhay. Relax na relax ang buhay Kristiyano. Doon ka rin hindi nagpe-pray. Hindi ka gumigising para magbasa ng Biblia mo, yun yung mga delegado. Pero you see, yung mga Kristiyano na ang daming mga battle sa buhay, doon sila umiiyak. May mga need, Lord, tulungan nyo kami. Pero pag natugon yung need, salamat Lord, payapa na kaming makakatulog. Tumatagal yung provision na yun, salamat pa rin Panginoon. Yun yung delegado. Kaya kung saan, kung minsan tayo relax, doon mas matinding lumala yung tindi ng laban. Tandaan natin yung katotohanan, dahil ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo ay inibig tayo, yung kabila nito, ganun naman ang tindi ng poot ng Diablo sa atin. Yung galit ng Diablo sa atin, talagang ibabagsak niya sa atin. Pero ang maganda doon, yung control ng Panginoon na inaral natin kanina. So, dito makikita natin, hindi po pinahintulot ng Diyos yung battle na ito na tayo po ay wala pong depensa at wala po tayong kahit papanong protection o pang-atake. Hindi po pwede. Pinahintulot ng Diyos yung battle na yan, pero provided po ang lahat na mga armor at mga anumang weapon para tayo ay hindi talunin. Napakabuti, napakatalino ng Diyos. Andyan po yung battle. Available po yung armor. Sino ang magsusuot nito? Sino ang matalinong mananampalataya na kukunin yung armor na yon para lumaban? Yun po ang pag-uusapan nga natin dito, ang pinag-uusapan natin.
So the armor to make us stand, sabi rito mga kapatid. And having done all to stand, again Paul, like a military general, barks out a command to the troops of saints to stand firm. Anong kinoconvey ng idea nito? Yung sense ng urgency. Ibig sabihin mga kapatid, ang buhay pananampalataya, dapat nandun po yung sense of urgency. Kailangan isuot talaga natin yung baluti na yon. Hindi tayo po pwedeng magpatumpik-tumpik. Kailangan talaga natin yung weapon na yon, makuha kagad natin at gamitin natin. Dapat taglay natin yon palagi. Yan yung makikita natin dahan-dahan dito sa ating inaaral. With an urgency, gustong sabihin dito na po, do it now. Yun yung gustong sabihin dito. Don't delay. Do it now. Yung gustong sabihin niya kasi yung pagkagamit po doon sa verse 13 na po, kaya't kunin ninyo ang buong baluti ng Diyos. Nandoon po yung sense ng urgency yan. Upang kayo'y makatagal sa araw na masama at kung magawa na ninyo ang lahat ng ito, tumayong matapag. Na po, nagmamadaling kinuha yung armor. Pagkakuha ng armor, doon pa lamang tayo makakatayong matatag. Kung wala kang armor, hindi ka na makakatayo, wala ka pang katatagan. Walang-wala. Pero kung kailan yon, do it now. Ngayon yon. Hindi ho ito later, bago dumating ang Panginoon. Later. Hindi, now. Yan yung gustong sabihin dyan. Na idinidiin ni Apostol Pablo. So the whole language here, mga kapatid, is taken from war. Na po, yung war dyan. Kung saan, mga kapatid, yung pinaka-idea rito, yung dapat bawat kalaban natin na palaso ng kaaway ay makita natin ito at gapiin natin kung ano man yung palaso niya sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng makapanindigan na po against the wiles of the devil o sa kanyang anumang mga schemes kung wala po itong armor of God na ito. Hindi rin tayo po pwedeng maging matatag. Totally, walang kakayanan. So, here mga kapatid, the practical standpoint tayo ngayon. One stands firm by living an obedient to the scripture dominated spirit-empowered life. Spirit in such state is not quench or grieve and strengthen the obedient believer to stand firm. Now, simplify natin. Ang buhay ng Kristiyano, habang nag-aaral ng salita ng Diyos, yung heart and mind natin, mga kapatid, ang direction, lahat, iisa lang dapat. Obedient sa salita ng Diyos. Hindi mo kailangan umakto na parang literally meron kang weapon na kukunin. Ganito yan. Habang nakikinig tayo ng kanyang mga salita through preaching, habang tayo ay marahil nagbabasa ng salita ng Diyos by our own schedule privately, yung puso natin, mga kapatid, bukas na bukas at nandoon po yung submission sa ating binabasa. Nandoon yung learning nun. Habang tayo ay natututo sa kanya mga salita, maraming realization na dumarating, naroon yung conviction, naroon po yung repentance, nandoon po yung pagtawag sa Panginoon, Lord, ang ganda nito, tulungan niyo po ako na maipamuhay ko ito. Actually, yun yun. Isa yun. Na yung buhay natin ay nagsasubmit sa kanya mga aral, hindi lamang sa panahon ng preaching, panahon din na yung inyong personal reading sa inyong araw-araw na pamumuhay, personal reading. Huwag nyo kahit kailanman i-underestimate yung inyong personal study sa inyong mga tahanan. Sa bawat araw na dumarating at paparating, napakahalaga ng personal study ng salita ng Diyos. Magbibigay kayo ng quality time para sa Panginoon. Kung yung quality time nyo is 15 minutes, sufficient yon para kayo maka-absorb ng truth. Kahit pag gradual, dahan-dahan lang, okay yun. Kahit yung 15 minutes, quality time. Pero as you go on sa buhay Kristiyano, yung 15 minutes kapos yun. Magdadagdag pa kayo another 15 minutes, 30 minutes. Hanggang mag-increase yun.
Hanggang sa palagay nyo, kaya nyo na yung 30 minutes to 1 hour daily discipline ng inyong buhay. Napakahalaga nun. Kung meron kayong maayos na scheduling sa inyong trabaho, ang mga estudyante kailangan tapusin ang kanilang mga assignment, huwag nyong kakaligtaan. Higit pa tayo sa estudyante. Higit pa tayo sa mga soldier. Ang biyahe nating lahat, eternity. Ang kalaban natin, matindi. Mga kapatid, higit na mahalaga ang salita ng Diyos kesa sa pagkain para sa tiyan. Higit na mahalaga ang salita ng Diyos kesa sa trabaho natin sa mundong ito. Sana nakikita niyo yon. Napakahalaga noon. Yan yung practical standpoint na gustong sabihin dito. Do it now. Dapat ang heart natin is scripture-dominated, spirit-empowered life. Paano magiging spirit-empowered life kung yung salita ng Diyos hiwalay sa atin? Paano tayo magiging scripture-dominated kung ang nagme-meditate sa atin is emotion? Kung ang minemeditate natin ay yung mga current observation and situation. While dapat yung salita ng Diyos, doon natin yun makikita, yung liwanag nun, kung ba't nangyayari yung mga bagay na yun. So the believer needs to be strengthened in the inner man, letting our mind be affected by the truth and letting the Spirit of Christ motivate us. God has supplied the complete armor, but He expects the Christian to put it on. Put it on. But in all these things, we overwhelmingly conquer. Now, we continually present, na po, makikita natin, overwhelmingly conquered through Him who loved us. Sa pamamagitan lamang po ni Christ na siyang umiibig sa atin. Yung greatest weapon we have in warfare, mga kapatid, no, is not what we only know. Hindi lamang yung alam mo, kundi mismo, mga kapatid, hindi rin yung mga nabasa lang natin, kung hindi mismo kung paano ina-apply ng Santong Espiritu sa ating buhay, malalim yun. Huwag lang tayong umasa parang nag-read tayo, okay na. Kailangan makipag-commune talaga tayo sa Panginoon. Reading, prayer, and then sabihin talaga natin at hilingin sa Panginoon sa reading natin, Lord, ipaunawa niyo sa akin itong binabasa ko na ito. At Panginoon, tulungan niyo po akong matandaan ito. Ipakita niyo po, Panginoon, kung ano ang halaga ng talatang ito sa aking buhay ngayon. Yun po yung mahalaga. Mga kapatid, spiritual battle never ceases. Hindi po ito kahit kailan man hihinto. Satan will choose a season to attack. We will be victorious or we will fail. Nasaan man yon, bagsak ba tayo o magiging mananagumpay? Kung hindi tayo mabubuhay ayon po sa prinsipyo ng salita ng Diyos, magkakaroon po ng banal na pagkatakot sa salita sa Diyos, lalago ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Kakapusin tayo. Sa ngayon, mga kapatid, seemingly depend on what we do now. But before wars begin, na po, sa bawat buhay natin, enduring faith, strength, and wisdom for trials are best developed before they need it. Kung ano, bago ito natin kailanganin. Lahat ng mga learnings, lahat ng mga katotohanan ng salita ng Diyos, bago pa dumating yung matinding laban na yon, ngayon yung pinaka-best time para lalo tayong lumakas. Kasi pagharap pa natin sa battle, alam nga naman doon pa lang tayo hihingi ng lakas. Hindi po yung ganon. Hindi po yun ganon. Hindi natin kayang i-resist ang offer ng devil. Dahil alam niya kung anong kahinaan natin. Alam niya ng devil. Siyempre, nasa ilalim ng kapahintulutan ng Diyos. Pero tingnan nyo, Peter bumagsak. Mismo nandun na siya sa loob ng apostleship. Sino pa ang maraming bumagsak? Gustuhin ba rin ba natin yun? Yun ang intention ng Diablo, pabagsakin tayo. Kaya may matinding laban, mga kapatid, sa buhay Kristiyano.
meron minsan ako nabasa, yung isang tao, businessman siya, kung titignan ng buong iglesia, tagumpay na tagumpay siya. Happy family. Meron siyang happy family. Seemingly, yung kanyang business ay tagumpay. Maayos manamit. Kapag kababati sa church, "Yes, good morning, Brad." Masayang-masaya siyang tignan. Hanggang nasumpungan ng buong iglesia na itong taong to ay nabubuhay ng hindi ayon sa salita ng Diyos. Andun yung immorality. Yung negosyo niya ay bumagsak na din. Pero sa tingin ng marami, matibay na Kristiyano. Minsan hindi sa itsura yan. Minsan hindi sa pananamit yan. Kung hindi tayo talaga nakakling sa salita ng Diyos, mahayag yon sa takdang panahon. May matinding battle sa buhay natin. Hindi natin pwedeng i-underestimate ang kilos ng kaaway kung paano tayo pababagsakin. Nakakalungkot na mga pangyayari kasi da-damage yun sa maraming aspeto ng buhay ng church. Pero dapat nating makita ito ngayon pa lang. Yung iba hindi doon bumabagsak. Pag may dumating halimbawang matinding sakit sa buhay nila, doon nila ibibigay o i-give up yung faith nila dahil magkasakit sila. Sasabihin lang, "Lord, tapat naman kami sa iyo. Nagbibigay kami ng tithes. Yung mga anak ko, sumasamba sa iyo lahat kami, buong pamilya. Nagkasakit ngayon kami." Doon nalalabas ngayon yung puso. Hindi talaga nakasentro sa Diyos. Kasi nagkasakit sila, doon na lumabas. Kaya kung hindi talaga sentro ang Diyos at hindi tayo nanunurture ng kanyang salita, nandun lang tayo sa temporaring blessing habang maalwa ng buhay. Pero alam kasi kung paano tayo i-expose ng kaaway. Providence ng Panginoon, tama. Sovereign control ng Diyos, tama. Pero ang malaking tanong, tunay nga ba na yung puso natin ay nakasentro sa kanyang salita? Tunay nga ba na ang kanyang salita ang siyang nagpe-purge sa ating mga kasalanan? Patuloy, meron bang ganon? Dapat nating makita yon. Kung hindi tayo nakasuot ng baluting pandigma, matatalo tayo. Mahirap mahuli yung realization, tsaka pa natin nakitang mali pala tayo. Wala na. Ang hirap kaya magsimula. You see, Peter, kahit inaabot na siya ni Christ, "Do you love me, Peter?" 3 times. Bandang huli, nalungkot na si Pedro. Mahirap ang restoration. Napakahirap. May restoration, why not? Doon sa buhay Kristiyano. Pero hindi naman inam nang dumaan pa tayo doon sa pagbagsak. Bilang Kristiyano, mga kapatid, pinakamainam na ngayon pa lang, strengthen yourself before God. Magpalakas na tayo. Second, na makikita natin, the armor of truth and righteousness. Ito po yung isa pang matindi roon. Thirdly, na binanggit ni Apostle Paul dito sa ilalim ng the armor of truth and righteousness is, "Stand therefore, manindigan kayo, tumayong matatag. Kaya tumindig kayo." Na po? Tumindig kayo. You see that? Mga kapatid, remember that the enemy wants us to make us fall. At the only way to fight the devil and the evil one, na po, stand before God, stand against the enemy with complete battle gear, yung complete armor of God. Yun lang ang tanging paraan. Manindigan tayo sa salita ng Diyos. Kailangan yung ating pinaninindigan salita ng Diyos. Yung prinsipyo natin, yung ating isip, yung ating puso, yung ating buong kaluluwa, yung buong attention natin, yung buong focus natin, salita ng Diyos. Hindi dapat sa tao, hindi dapat sa negosyo, hindi dapat sa sitwasyon ng buhay, kundi sa salita ng Diyos. Stand therefore. Doon tayo dapat naninindigan sa salita ng Diyos. Hindi po sa pangako ng tao, dahil ang tao babagsak,
cursed is a man who trusts in the man. Sabi ni Jeremiah. Trust in the Lord. Doon tayo manindigan sa salita ng Diyos. Hindi tayo magigiba kahit anong mangyari dahil itinuring yon sa isang bato, isang muog. Trust in the Lord. Babagsak ang lahat ng bagay sa mundong ito, hindi kahit kailan man yung salita ng Diyos. And secondly, gird of truth. Having your loins girded about with truth. Ito po yung kagaya ng sinturon, ng belt na po. Isuot ninyo, sabi doon, kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan na suot ng baluti ng katuwiran. Now, ito po mga kapatid yung pangalawa, the gear of truth. Roman soldiers wore at least one of three belts. Three belts. Yung unang belt nila mga kapatid, isang leather ito, apron na kung saan to protect the lower abdomen. Pababa. Yan yung unang belt ng soldiers. Second, mga kapatid, ito po yung belt na ito kung saan yung sword belt na merong buckled, magkakasama sila at ready na sila for battle. Yun yung ikalawang sword, ay yung ikalawang belt na ginagamit. Ikatlo, mga kapatid, kung saan yung special belt or SAST designating an officer of high official. Ito yung ikatlo. Pero yung pangalawa doon, sword belt. Ngayon dito, kung ano man yan na sinasabi dito sa Roman soldier na ito, sa New Testament, sa kabuuan, pag sinabi po yung belt dito, anong sinisignify nito? Signifying that we are ready for service or heavy battle. Yun yung gustong sabihin nun. Service and heavy battle. All believers, mga kapatid, ay dito inihahalimbawa, ready to serve and ready for war. Yun yung buhay ng Kristiyano. Nasuot dapat natin yung baluti na yon, yung belt na yon. So, kung bakit ikinumpare ni Apostol Pablo yung sinturon na yon, ng katotohanan na po ay hindi natin lubos makikita, malalaman, kundi mismo para lang makita dahan-dahan natin ma-picture yung buhay Kristiyano na ang buhay Kristiyano ay gaya ng isang soldier. At inisa-isa, isa sa pinakamahalaga mga kapatid, itong truth, yung belt of truth, yung katotohanan. Since ang laban natin at ang kalaban natin ay deceiver, the father of lies, ang tanging paraan para managumpay tayo, walang iba, kundi dapat naroon tayo sa katotohanan. Manatili sa katotohanan. Pag nawala tayo sa katotohanan, yun, doon tayo aatakihin ng Diablo dahil siya po ay mananagumpay na laban sa atin pag wala tayo sa katotohanan. Yun yung delikado. So yung truth dito, combination po ng meaning na ito, na kung saan containing po ng lahat ng katotohanan, na po, yung reality, yung facts, events, lahat po, lahat ng mga katotohanan na ito, na po, na mga bagay sa buhay, lahat ng mga prinsipyo, yan yung truth na yan. Pero most of all, yung truth na gustong tukuyin dito ay naroon po sa pagka-person at teaching and works ng ating Panginoong Hesukristo. So obviously, whatever God says is the truth. And in fact, the truth is actually embodied in the person of Christ Jesus. That's the truth. Pero paano natin makikilala si Christ? Babalik tayo uli sa kanyang salita, sa kanyang ebanghelyo. That's the truth. Lahat ng truth kay Christ masusumbungan. The truth about eternal life kay Christ. The truth about judgment kay Christ. The truth about eternity kay Christ. Lahat na kay Christ. Kung hihiwalay tayo sa kanyang aral, wala sa atin ang truth.
wala yung life, wala po tayo buhay kay Kristo, wala tayong katotohanan. Nasa kasinungalingan tayo. So, hence a truth is a declaration which has corresponding reality na po, which is correctly set forth in the scripture. And ito yung dapat nating makita. Ang truth dito kay Christ at sa kanyang prinsipyo, sa kanyang mga salita, sa kanyang mga katuruan, sa kanyang kompletong mga gawa. Ayan yung basihan ng ating pagkatao, ng ating buhay, maging ng ating pag-asa na kay Christ. Yung truth. Mga kapatid, most of the time, kapos na kapos tayo sa ating understanding. Kapos tayo sa ating mga ideas. Kapos tayo sa lahat ng bagay. Even in wisdom, even in strength and knowledge, kapos tayo. Nananangan lang tayo sa ating mga panlabas na observation. Pero ito po yung maganda. Kung ipagkakatiwala natin kay Christ, the wisdom of God, kahit minsan hindi natin maunawaan ang isang sitwasyon, magpupuri tayo at magpapasalamat dahil aakayin tayo ng Panginoon patuloy sa katotohanan. Yun po yung maganda doon. Kaya ang lubos na pananangan natin na kay Christ, minsan may mga sitwasyon na confusing, huwag mawawala sa katotohanan. Kay Christ lang tayo nakafocus. Hindi tayo ililigaw ng katotohanan. Mangingibabaw ang katotohanan, hindi magagapi ang katotohanan, mananatili ang katotohanan, at ang katotohanan ito, mga kapatid, ay ang kakampi natin, katotohanan. Dapat na kay Christ tayo. So we must faithfully hold the truth of God's word, but it is also necessary for the truth to hold us. We must apply it in our daily lives and test everything by comparing it to the plumb line of God's word of truth. Ibig sabihin, the whole truth of God's word, mga kapatid, tayo ay nakapaloob doon at yung salita ng Diyos ay nasa ating puso't isip. Hindi natin yun magagawa. Gawa yun ng banal na Espiritu. Ang isang taong binago ang puso, hindi pa siya perfect, pero ongoing yung pagbabago sa kanya ng Panginoon, ginagawa yun ng banal na Espiritu. As we continue to study His Word, kanina pa natin dinidin yun. As we continue, study His Word. It is God's truth that must hold everything together in our lives. Bilang mga Kristiyano, we must love the truth and live for the truth. It is therefore not surprising to see John, ano sabi ni John doon sa 3 John 1:4, I have no greater joy than this, to hear of my children walking in truth. Since Satan is a liar, we must oppose him with God's truth. So in Paul's day, the peoples wore belts or girders to bind up their flowing garments and hold everything together. Ayun po yung truth. Napakahalaga nun. Now, itong truth na ito na napakahalaga sa atin, sinabi ito, stand firm by being in His Word, obeying His Word, repenting daily, quickly, and returning, mga kapatid, to the love of God. Dahil po doon sa katotohanan na yun, yun yung mag-guide sa atin, like map, kung saan maliligaw tayo pag nawala tayo doon sa tunay na course na yon. Kailangan bumalik tayo sa tamang landas. Ano ang magbibigay sa atin ng tamang landas? Yung truth. Gumamit ka man ng mga electronic map, kailangan gagamit ka yung nandun yung precision dun. Ano ang precise na map ng buhay? The truth. The gospel of our Lord Jesus Christ. Yun lamang po ang po pwedeng mag-umakay sa ating lahat. Walang sino mang magaling, mahusay, malakas para managumpay at sila po ay manalo sa laban na ito maliban sa isang tao na ganap na mahina, ganap na marupok, ganap na kapos, pero ang kanyang lubos na pananangan na kay Kristo. Mas mainam sa isang tao nakikita niya yung kanyang kahinaan na ang kanyang tanging pag-asa ay si Christ. Mas mainam yon. Mas mainam sa isang tao na durog ang puso sa harapan ng Diyos, pero nakikita niya lang si Christ lang ang mahusay, si Christ lang ang magaling,
Si Christ lang ang kanyang pag-asa. Mas mahusay yung tao na yon. Mas mahusay ang isang tao na tuwing narito nanginginig ang kanyang pakikinig ng salita ng Diyos, ang kanyang puso para ang kanyang ang salita ng Diyos ay ang kanyang mapakinggan. Mas mahusay yon. Kaysa ang isang taong nakikita ay yung kanyang kapwa, yung kanyang kung yung sa paligid, walang kwenta. Sayang ang pagpunta. Every time, mga kapatid, we go to church, dapat yung focus ng ating buhay kay Christ. Kaya tayo narito sa church. Sa bawat buhay natin, instead na yung focus natin, social media, ang focus natin, mga kapatid, ay kung ano-anong nangyayari sa paligid. Walang idudulot sa iyo yan. I-focus mo ang iyong paningin sa salita ng Diyos. Focus ka sa mga gawain sa buhay na ang focus nito ay to give glory to His name. Huwag mag-focus kung saan-saan. Walang katotohanan sa paligid, kundi ang nangingibabaw dyan, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Sabi ni John. Diyan, nariyan po ang kasalanan. Focus tayo sa katotohanan. And thirdly, mga kapatid, having on the breastplate of righteousness, dalawang bagay, yung armor that cover the body. Alam niyo po yung breastplate of righteousness. Let me explain to you una yung breastplate dito. Mula dito sa neck hanggang dito po yun sa legs. Gaya po yun ng isang parang isinusuot. Matibay yun, pero nage-expand siya para makakilos. At hindi makakapenetrate ang anumang pana o espada, matibay siya. Kaya lang, ang problema, may mga siyempre, may mga joints yan. Nakita ninyo yung isang hari kung saan sinabi, kung makakabalikan ng buhay, King Ahab, di ba? Yun yung ano ng Panginoon, nandaya siya. So may palaso na itinira kung saan. Parang to whom it may concern, tinamaan siya doon sa pagitan, sa gitna. Pero yun ay kung saan pa yung pinaka, no po, doon pa yung pinaka-secure, doon pa tumagos. Pero yun, mga kapatid, sa Roman soldier, talagang balot na balot yun. Pero mga kapatid, sabi naman, from neck to tights and consisted of two parts, one covering the front and even the other, the back. So ito po ay made of rings or in form of scales or of plates fastened together, and they would be flexible and yet guard the body from sword, spear, or arrow. Ganun sinisecure po yung mga soldier noon na pinapakita rito. While, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos sinisecure din, nakita natin kanina yung truth. Now here, righteousness. Yan po yung matindi, righteousness. Yung righteousness, ito po yung usapin ng integrity, holiness, purity of life, sincerity, piety. The breastplate defended the vital parts of the body, and the idea here, anong idea nito? Yung integridad ng ating buhay at katuwiran ng ating karakter. Ito po ang magdidepensa sa atin from the assault of Satan pag nandun po yung righteousness. Napakahalaga na ang buhay natin. Nandun po yung pagpapabanal sa atin ng salita ng Diyos. Napakahalaga nun. Yung truth nakita natin kay Christ nakasentro. Makalalaman ninyo sa inyong buhay kung naroon nga yung katotohanan ng salita ng Diyos na si Kristo yung sentro, eto po, consistently may buhay sa kabanalan. Hindi ibig sabihin perfect, that's impossible. Pero yung righteousness, we pursue righteousness. We love purity. In fact, we cry before God when we fail. Kapag tayo ay kung ano man sumagi sa isip, nakapanakit ng damdamin ng kapwa, umiiyak tayo sa harapan ng Diyos. Lord, ayoko po yun. Hindi tayo nagpaplano ng masama. Hindi tayo nag-iisip ng masama laban sa kapwa. Hindi tayo nagte-take advantage sa kanino man. We don't want that.
Dahil alam natin, mananagot tayong lahat sa Diyos. At anuman ang mga ginagawa ng mga tao sa paligid natin, ang unang-unang pakialam natin, yung sarili natin sa harapan ng Diyos. Dahil yun talaga tayo bilang mga mananampalataya. Tinawag tayo ng Diyos upang mabuhay sa kabanalan. Hindi natin kayang gawin yun sa sarili natin. Pero yung katotohanan na yung kapangyarihan nito sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo, pinipreserve tayo. Pinipreserve tayo nito. Kaya sa halip na tayo titingin sa mga bagay, sa anumang pangyayari, sa anumang mga bagay na narito sa mundong ito, na tayo ay tinatangay, balik tayo sa salita ng Diyos, balik tayo sa katotohanan, yun ang magpapabanal sa atin. Pag nagsimula tayong tumingin sa mga pangyayari sa buhay, gaya ng unos, magsisimula na rin tayong dahan-dahan bumagsak na hindi natin namamalayan. Akala natin okay pa tayo. Pero nilalamon na tayo ng tubig. Yun yung delikado. Righteousness. Ang mundong ito, mga kapatid, ay patuloy ang paglubog sa immorality. Patuloy na paglubog sa evil, sa vileness. Patuloy ang paglubog nito. Tanging ang mga mananampalataya ang umaangat. Dahil po sa righteousness and truth na nasa kanila. Kung ikaw bilang naturingang Kristiyanong nasasabing Kristiyano, lumulubog ka din kasama ng mundong ito, yun yung delikado. Napakadelikado. We're not yet perfect. Pero dapat sa buhay Kristiyano, nandoon po yung sanctification. Progressing sanctification dapat meron. Gawa yun ng Banal na Espiritu. Gawa yun ng katotohanan. Gawa yun ng gospel ni Christ. Hindi natin yung gawa. Search your heart. Pinakamahalaga rito, mga kapatid, sa laban natin. Ang mananampalataya, kaya nandun yung truth, nandun po yung righteousness para proteksyonan yung ating puso. The heart, mga kapatid. All the issues galing po sa heart. Issues. Hindi po ito galing sa labas, galing ito sa puso. Regardless kung anong nangyayari sa paligid, no po, sa anumang panonood ng TV, ano man yan, pag hindi mo binigyan ng pansin yan, walang epekto yan. Saan galing ang kasamaan? From the heart. From the heart. So, here mga kapatid, kung ang enemy natin, ang worst enemy natin, si Satan, makakapenetrate lang si Satan kung yung puso natin ang sanctified. Kaya kung yung puso natin ay nandun yung pagpapabanal, saan siya mag-a-access? Wala. Nakabalot tayo ng truth and ng righteousness. Dalawa na agad yun. Wala pa yung iba. Hindi siya makakapenetrate. Mahihirapan siya. Pero bakit nakakapenetrate ang kaaway kapag nandun po yung unrighteousness? Kapag hindi ho tayo sinasanctify ng truth, yun yung delikado. Again, para sa practical application for the last, how does the believer put on the full armor of God? One of the most important ways is to hide God's word in our heart. Psalms 119:9-11. Napakahalaga po nun. Thy word have I hid in your heart, that I may not sin against thee. Thy word. Diba kanta yon? Pero yun ang totoo. Noon at ngayon, ang consistent principle para magtagumpay ang mga mananampalataya, take the full armor of God. The word of God, naroon po yun. Nandun ang truth, nandun ang righteousness. Hindi natin yun nagagawa at hindi natin kaya, pero dahil kay Christ, binigyan tayo ng kakayanan. At yung Holy Spirit, gumagabay siya sa atin sa kanyang katotohanan. Yun yung napakalaga. That we have to be willing to let God enable us, for we even become willing. Na po, sabi po doon sa 2:13 ng Philippians, we have to surrender. We have to yield our rights, our hearts. Lahat po, susurrender natin sa Panginoon. We have to be willing to let Him have His way rather than us having our way.
We have to be willing to allow His Spirit to strengthen and control us at every moment, especially during battle. And thus strengthen in our inner man. We can then make the choice to take a stand, to hold firmly to our position, to resist the temptation to doubt, to fear, to gratify, etc. We are more than conquerors through Christ who love us on Calvary and will love us eternally. Yan po ang makikita natin. In Christ, we have that assurance. In Christ, kung yung kanyang katotohanan at yung kanyang righteousness idinamit sa atin, ang totoo, ang labang ito ay hindi tayo, hindi para sa atin. Sa Old Testament, ang nakasuot po doon ng full battle gear, ang Diyos, especially sa aklat ni Isaiah. Sa digmaan ng espiritual, hindi totoo ang Kristiyano ang unang nakikipagdigmaan, ang Diyos. Kung ang salita ng Diyos ang gabay sa ating puso, hindi tayo kayang gapiin. Kasi ang Diyos ang siyang kumakalaban sa enemy. Tagumpay na nga siya. Wala na siyang panama ang Diablo para sa Panginoon at maging sa atin. Pero, kailangan nating matuto. Hindi natin pwedeng kahit kailan man i-discount ang pagkatuto ng salita ng Diyos. Bakit? Dito tinitame yung ating puso. Sineshape yung ating heart and mind. Dito tayo pinipurge out, purging ng kanyang mga salita. Dahil marami tayong mga unsanctified character, yung mga behavior natin, yung mga desires and wants natin, yung mga goals natin na hindi ayon sa kanyang kalooban, na instead for His glory, ang hinahanap natin yung comfort natin. Through His Word, through His truth, patuloy tayong pababanalin ito. Yan ang totoo. On October 17, 1586, si Sir Philip Sidney, siya po ay namatay sa isang matinding battle, sa isang digmaan. Halos lahat ng mga soldier doon ay naka-full battle gear. Pero itong taong to, na Sir William, na po, Belham, na kanyang pinapakita niya, itong si Sir William Belham pala, was not wearing leg armor. Ibig sabihin, nakalabas yung kanyang hita. Nakita po siya ng kalaban na doon siya pwedeng tirahin. Nung pagkatira doon sa leg niya, bumagsak agad siya. At siya'y tinamaan agad sa ulo. Patay siya. Pag nakita ng kaaway kung saan yung naka-expose na buhay natin, vulnerable tayo sa aspeto na yon, sa part na yon, doon tayo titirahin upang bumagsak tayo sa laban. Alam natin walang Kristiyanong magiging total defeat sa laban. Pero huwag tayong papasiguro. Hindi pa tapos ang laban natin. Huwag nating iisipin, mga kapatid, yung scripture, Peter nakabalik. Oy, hindi kasi Peter. Tandaan natin. Huwag tayong papasiguro. Totoo na ang iniligtas ng Diyos, mananatiling ligtas. Pero nakikipagdigmaan pa tayo. Huwag maging mayabang. Huwag nating iisiping ganap na. Tapos na, hindi. Habang nasa digmaan tayong lahat, huwag tutulog-tulog. Baka i-take advantage tayo ng kaaway sa anumang naka-expose sa ating puso't isip, doon tayo tirahin. Ipasakop natin ang buong pagkatao natin sa salita ng Diyos. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang siyang mag-nurture sa ating buong puso't isip. Kung hindi, ang kaaway ay nakaabang, like a roaring lion. Merong mga Kristiyanong nagsasabing, ang mahalaga, alam ko yung doctrine by grace. Alam ko yung doctrine ng gospel. Eternal security, mayroon pang ganon. Ang mahalaga, alam ko yung perseverance of the saints. Ang mahalaga, alam ko yung election. Alam mo lahat yan. Baka kapusin tayo kapag hindi nakikita yung righteousness sa ating buhay. Righteousness, gawa ng banal na espiritu. Ang mga kapusin doon, delikado. Sana wag nating kakaligtaan yung patuloy na pakikipag-fellowship sa salita ng Diyos. Doon nakikipag-ugnayan ng banal na espiritu. Kinukonbikta tayo, binabago tayo,
patuloy yung confession, patuloy po yung paglago. Sana mega ganun. Magpatuloy tayo sa biyaya ng Diyos. Yung mga taong tinawag ng Diyos sa biyaya, susustentuhan niya ng biyaya. At sa pamamagitan ng biyaya, makakarating sila sa walang hanggang trono ng Diyos. Pero huwag pakagamitin ng biyaya kung yung pagbabago sa ating buhay aandap-andap. Yung righteousness nawawala. Yung truth hindi masyadong nangingibabaw sa ating puso. Nasa digmaan tayo. Huwag tutulog-tulog. Isusunod natin ang mga lesson sa mga susunod na linggo. Manalangin na tayo. Dakilang Diyos, piercing ang inyong mga salita. Pero kailangan namin yon. Kailangan namin ng patuloy niyong paalala. Patuloy na pagbasag sa aming mga puso. Minsan inaakala naming tama na kami, hindi pa pala. Minsan inaakala namin okay lang kami, pero hindi talaga. Salamat sa patuloy niyong pagdurog sa aming mga kaisipan at puso. Wala ni anuman kaming pwedeng dalin sa inyong harapan para sabihin kami ay ganap na. Lagi kaming mananangan sa iyong mga aral at salita lamang. Ayaan niyo po ang katotohanan ninyo ang siyang patuloy na gumabay sa amin at maging tanglaw sa buhay na ito. Hindi kami ganap kahit kailanman. Tulungan niyo kami, Ama. Lagi kaming mabuhay sa pananampalataya na ang lubos na pananangan ay sa inyong kakayanan. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, ang sino man sa amin. Madaya ng kaaway at bumagsak pa. Tulungan kami, Ama. Habang tumatagal sa buhay na ito, tumitindi ang pakikipaglaban namin. Huwag niyo po hayaan na kahit maliit na kasalanan, makapenetrate sa aming puso o umangat para mabigyan ng daan ang sarili naming kagustuhan. Huwag niyong hahayaan kahit kailanman ang sarili namin ang siyang manguna. Dakilang Diyos, kalingain kami palagi. Kahabagan kami palagi, Ama. Salamat ng marami, Ama. Tulungan kami palagi ng iyong ebanghelyo, ng iyong banal na espiritu. Hayaan niyong mabuhay kami sa katotohanan at doon sa katuwiran. Ito ay aming panalangin kay Kristo Jesus. Amen.